naranasan sa iba't ibang panig ng bansa ang bagsik ng Bagyong Auring. Narito ang report. Perwisyo raw sa mga residente ng Surigao del Sur ang pagbaha na dulot na nagdaang bagyo. 21,000 na pamilya ang inilikas habang 50 bahay naman ang nasira ayon sa otoridad. Basically ngayon is magdi-deploy yung mga LGUs natin ng Ardana team. So Ardana is rapid damage assessment para matingnan natin as far as the damage is concerned, yung mga makita na natin yung cost. Stranded sa bayan ng San Remigio, Cebu, ang mga truck na ito na maghahatid sana ng pagkain sa Bantayan Island. Ang ilang pasahero sa Hagnaya Integrated School muna nanunuluyan. Balikbyahe na ang mga sasakyang pandagat sa Western Visayas kasunod ng paglift ng Storm Signal No. 1 sa rehiyon kaninang umaga. Bagamat walang naitalang pagbaha, inilikas ang 442 na individual mula sa Rojas City, Capiz, Iloilo at Aklan base sa datos ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Hindi madaanan ng maliliit na sasakyan ang Kabuyuan Provincial Road sa Gigmoto, Catanduanes dahil sa pagbaha na dulot ng nakalipas na bagyo. Samantala, umabot umano sa 7 kilometro ang pila ng mga sasakyang na stranded sa Matnog Port sa Sorsogon, habang stranded din ang ilang pasahero sa Pasakaw Port sa Camarines Sur. Humina na at naging isang low pressure area ang dating Bagyong Auring nitong alas 11 ng umaga. Bukas, asahan ng pag-ulan sa ilang lugar sa bansa, kabilang ang Nueva Ecija at Cagayan. Dahil sa malakas na hanging amihan, bumagsak sa 7.9 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad Benguet, bandang 6:30 ng umaga kahapon. Ito na ang pinakamababang temperaturang naitala sa bansa ngayong amihan season. Ngayong araw, naglalaro sa 12 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius ang temperatura sa Benguet, habang nasa 20 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius naman sa Pangasinan. Jasmine Gabriel-Galban, Balitang Amianan.